Bayan, isa na po ang naiulat na nasuwi sa Ifugao ng kasunod ng walang tigil na ulan, bunsod ng pinigting na habagat dahil sa Bagyong Henry. Maagang naghanda ang Social Welfare Department at Philippine National Police para sa mga posibleng epekto nitong bagyo. Bagaman hindi tatama ng kalupaan, inulan pa rin ang ilang bahagi ng Norte, kabilang po ang Metro Manila. At sa punto pong ito, alamin po natin ang update sa bagyo. Makakausap po natin sa pamagitan ng ating linya ng telepono si Pag-asa Weather Specialist Ginoong Raymond Ordinario. Magandang gabi po, Sir Raymond. Yes, magandang gabi naman po at itong update natin. Dito pa rin po sa binabantayan natin si Typhoon Henry. As of 4 p.m. pwede tinatayang nasa layo ng 360 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito ay bahagi pong humina at tatagayan ng hangin aabot ng 155 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso na aabot ng 190 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos ng pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Bukas ay mamaya pong madaling araw, ito ay tinatayang nasa layo ng 360 kilometers silangan-hilagang-silangan ng Itbayat, Batanes. Dahil pa rin po sa ating Bagyong Henry, nakatas mo ngayon ang babala ng bagyo bilang 2 dyan po sa probinsya ng Batanes. Samantalang babala ng bagyo bilang 1 dyan sa Babuyan Island at sa May Santa Ana, Cagayan. At sa ngayong gabi po, inaasahan natin ang moderate to heavy rains dyan po sa Ilocos Norte, Batanes, Babuyan Island at Abra. Samantalang may mga pag-ulan pa rin po tayong inaasahan sa nalalabi pang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at dyan po sa May Cagayan. Habang po kumikilos ito, papalayo ng ating bansa, bukas po inaasahan natin ang mga pag-ulan dyan po sa Batanes at Babuyan Island. Sa ngayon po, may nakataas tayong gale warning dyan po sa mga baybayin ng Batanes, Babuyan Island, Cagayan, kasama po ang Isabela, Aurora at Ilocos Norte. Kaya patuloy po natin pinapayuhan ang ating mga kababayan mga isla at may mga malilito sa aking pandagat na huwag po munang pumalaot over the weekend dahil pa rin po sa inaasahan natin mga malaking pag-alon. Dahil pa rin po sa pinagsamang epekto, pinag-combined effect ng ating habagat at ng ating Bagyong Henry, nakataas po ngayon ang orange warning natin dito po sa may Zambales area, samantalang yellow naman dito sa Metro Manila, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bunakan, Cavite at Rizal. Kaya patuloy po natin pinapayuhan ang ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar na maging alerto po sa mga posibleng pang-epekto ng mga pag-ulan na inaasahan natin na maranasan ngayon pong magdamag. At yan po ang latest mula rito sa forecasting, Ms. Diane. Raymond, hanggang kailan po magtatagal sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Henry? Si Bagyong Henry po inaasahan natin kung hindi po magbabago ang kanyang bilis at direksyon ay inaasahan po natin na maaring pinakamagang lumabas ang ating area of responsibility bukas ng gabi o sa linggo po ng madaling araw. Okay. Sir, sisikat ba o sisilip ba si Haring Araw may bukas sa weekend? Sa ngayon dito po sa malaking bahagi ng Luzon, maliit po ang malaking bahagi ng Luzon except the Bicol region po ay inaasahan natin na magiging makulimlim ang panahon bukas. Ngunit kapag nga po bumilis ang kilos ng Bagyong Henry ay pagdating po ng Sunday, ay malaki po ang chance na magkaroon po tayo ng generally improved weather condition. Okay, so posible Linggo pa po magkaroon ng maganda-gandang panahon. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po ay may biyahe po sa darating na Linggo pa Jakarta po ang ating Pangulo. Ano po ang magiging lagay na ng panahon? Maganda na po ang panahon sa Linggo, sir. Sa ngayon, ito natin kung patuloy ang kikilos well, by Sunday morning, madaling araw ng Linggo, ay nasa labas na ito ng ating area of responsibility at lalabas ang ating Pangulo nga sa Linggo ay magkakaroon tayo ng magandang panahon o maliwala sa panahon o improved weather condition and since ang kanyang biyahe ay patimog o pass out, magiging maayos naman magiging flight ng ating Pangulo dahil sa Visayas and Mindanao, generally fair weather condition ang inaasahan natin maliban lamang sa mga isolated thunderstorms. Okay, paglabas po nitong Bagyong Henry, may namamataan pa po ba tayong iba pang sama ng panahon? At gaano po ba karami usually, sir, yung bagyo kapag po ganito nga buwan na ng Setyembre? Ngayon po, within the next 2 to 3 days, ay wala pa naman tayo nakikita ang sama ng panahon na umaali-aligid sa ating area of responsibility. At kaya po magkakaroon naman tayo after umalis ng ating Bagyong Henry, wala pa naman tayong inaasahan. And sa buwan ng Setyembre, meron tayong 2 o 3 bagyo na maaaring mabuo o pumasok ng ating area of responsibility. Ngunit, dinamin po natin yung Ms. Diane, no? So, kung si Henry ay hindi kabilang doon sa 2 o 3, dahil po pumasok ang Bagyong Henry sa huling araw po ng Agosto.
Okay, well, maraming salamat po sa update, Ginoong Raymond Ordinario, Pag-asa Weather Specialist. Magandang gabi po muli.